time na bang napikon ka dahil nabash ka as Padre Sandy? What is one thing you don't like and one thing you love about Joyce? Okay! Hello everyone and welcome to another vlog. Today, may gagawin akong bagong-bago sa larangan ng vlogging. Yan. Question and answer. Nagtanong ako sa aking Instagram. Nag-survey ako sa personal, sa mga taong nakasalubong ko, kung anong tanong nila para sa akin. At sasagutin ko yan. Hindi ko pa alam ah. Kasi yung team ko yung kumuha ng mga questions. And sila yung actually nag-collect na tatanungin dito ngayon sa akin. So, maririnig kayong mga voice-over. Tapos, sasagutin ko yan ngayon. So, konti na natin. Let's keep this vlog short and simple. Question number one, go. Banker, are you there? What is your favorite Bible verse that serves as your daily reminder in life? Oh, diba? Psalm chapter 91 verse 2. Recite. Recite. Na wallpaper ko yun eh. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him, I will trust. So that's my favorite Bible verse. Kasi syempre, lalo na nung pandemic, madami akong pinagdaanan na hindi ko alam kung regularly kakayanin ko. At kinaya ko nung pandemic. I'm sure a lot of people experience that. Pagkakaroon ng hopelessness, sobrang wala doon. And syempre, I was called during the height of everything to walk by faith and not by sight. So that's my favorite verse. And that's absolutely the reason why. How would you describe your son or daughter in one word? Liam is adventurous. Si Aggie naman, medyo too early to tell. Sa ngayon, she's very jolly. So jolly. Different eh. When Liam was 4 months old, now Aggie's 4 months old. Different yung personality niya. So ewan ko nung panood niyo yung movie na Soul. Pinagtatawanan namin ni Joyce na yun nga, nung nakikita namin yun, depende sa character na makukuha natin at may embody natin dito sa mundo. So si Liam, bungis-ngis din naman siya, pero mas bungis-ngis lang talaga si Aggie than Liam. Si Liam yung parang go-getter na he knows what he wants. Si Aggie naman parang, okay, I'm just here, I'm happy. Pero syempre, we still have to see where that leads us. Next one. What is one thing you don't like and one thing you love about Joyce? Okay, hindi to backstabbing, okay? Kasi alam niya to. At na-vlog na namin to. One thing that I love about Joyce is how she makes me better. One thing that I don't like as much is syempre, she's very straight to the point. Mabilis masaktan yung feelings ko minsan kasi. So parang, sasaktan ako minsan kapag... Totoo naman, may merit sa man yung sinasabi niya. Pero, ano lang, syempre, may feelings kasi ako eh. Ano ako eh, sensitive. Para akong onion. So, na-hurt ako. Pero yun lang naman. Pero syempre, we're working things through our weaknesses and strengths. May time na bang napikot ka dahil nabash ka as Padre Salvi? In general, Padre Salvi, hindi. Pero, sa buong career ko, sa different roles that I've done, protagonist or antagonist. Of course, napikon na ako. Napikon na talaga ako kapag medyo parang hindi mo ano yung sinasabi mo kasi syempre marami talaga mga bagay na hindi nakikita ng mga netizen. They're jumping into conclusions. At saka yung kay Padre Salvi kasi parang, okay, sige, say what you want. Okay lang. Kahit na minumura ako, that's kind of a compliment towards Padre Salvi because it's not one show they're attacking. It's the character. So parang I'm guessing na na-elicit ko yung emotions na yun. Apparently means it's working. So, may nakatrabaho ka na bang artistang nagmaldita? Uy, grabe naman yung nagmaldita. Oh. Ako kasi, lalo na for men, medyo oblivious kami sa reading between the lines on set. So, hindi ko napapansin. Naririnig ko na lang, pero syempre, that's something that I don't want to participate in. And then, syempre, konti-konti mo nang napapansin siguro. Up until now, hindi to the extent na bother ako. So, yun ang aking sagot. Last, what's your role po in maging sino pa man? Third group po ba or nakakabwisit na kontrabida? Nakakabwisit na kontrabida. Yan ang aking role. And I feel like magiging role pa in the future. Tingnan natin. Kasi parang natuwa kayo dun sa ganong ganap ko eh. So let's see. Pero syempre ako kasi, moving on from that question, gusto ko kasi magkaroon ng medyo mas malalim na material than what I have been doing in the past. So whether that be movies or medyo mas artsy films or artsy materials, I'm open for that and I'm venturing into that. I'm letting the people that are handling my career path know that gusto kong mag-sinimalaya, gusto kong mag-MMFF, ganyan. Yung lumaban talaga because that's really my passion. It's something that I want to really go towards. Okay guys, thank you for watching this video. Short and simple lang, sabi ko sa inyo. So, paalam sa inyo. Peace out.
Riza May,